Mukhang may good news naman ang SMB para sa Game 5 kontra dito sa Converge FiberXers. Dahil sa ngayon, mukhang itong San Miguel Beer ay magiging kompleto na yung kanilang lineup dito sa Game 5 dahil nakita natin na ito si Motaw Tua ay naglaro na ng ilang minuto doon sa Game 4 at inaasahan na mas maraming minuto ang malalaro niya dito sa Game 5 para sa SMB. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong San Miguel Beer ay malaki ang tsansa na manalo dito sa Game 5 kontra sa Converge FiberXers. Alam naman natin na iilan lang ang umasa talaga na magiging isang 5-game series ito nung lumamang ang SMB ng 2-0. Pero credit sa Converge, lumaban sila talaga. At ngayon ay titabla na sa 2-all. At ayon dito sa mga insiders ng SMB, kumpiyansa pa rin sila na makakagawa sila ng paraan para sila ay manalo. Kaya ngayon, abangan natin kung ano ang magiging resulta nito. Walang duda na maglalaban talaga ng matindi ang dalawang nabanggit na teams para sila ay makapasok dito sa playoffs. Sa ngayon, syempre, itong San Miguel Beer ay determinado na tapusin ito dahil alam natin na magiging mabigat yung kanilang labanan. So, asahan natin na itong SMB talaga ay gagawa pa ng paraan para sila ay makasiguro na magkakaroon ng mas magandang laban dito sa Converge. Ang kinakailangan gawin ng SMB, obviously, ay yung kanilang depensa ay i-improve. Nakita natin doon sa Game 4 ang luwag ng depensa nila sa loob kaya madaling naka-atake yung mga players ng Converge katulad nila Sonny Winston. At kailangan din patibayan nila. At yung opensa nila, kinakailangan makakuha ng mas malaking contribution mula dito kay CJ Perez na scoreless nung second half plus dito kay Terrence Romeo. Kapag yan ay nangyari, magkakaroon ng mas magandang tsansa ang San Miguel na manalo dito sa Game 5. Mukhang good news ito para sa Barangay Ginebra dahil ayon dito sa latest reports na lumalabas, baka sabay na makabalik dito sa Commissioner's Cup itong si Jeremiah Gray at itong si Jamie Malonzo. Alam natin na medyo matagal lang nawala ang dalawang nabanggit na player para dito sa kupunan ni Coach Tim Cone at yan ang dahilan kung bakit marami nga ang nagsasabi na dapat talaga ay bumalik na sila dito para sa Barangay Ginebra. At marami din ang naniniwala na kinakailangan na talaga sila ng Gene Kicks dahil kahit kayong maganda performance nila, alam natin na magre-rebuild yung ibang koponan bago magsimula ang Commissioner's Cup. Plus sa Commissioner's Cup, unlimited height ng imports. So kinakailangan siyempre na mas matatangkad na player ng Barangay Ginebra. At dyan makatutulong itong si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray, lalo na kung makuha pa nila itong si Troy Rosario. Kaya sabi nga nila kapag nagkataon magiging isang super lineup na pang all-star talaga itong Barangay Ginebra kung makuha nila yung mga nabanggit na players. Dahil dito pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra kung malakas ngayong Governor's Cup lalo yung lalakas sa darating na Commissioner's Cup dahil sa pagbabalik ni Jamie Malonzo at Jeremiah Gray at yung posible na paglipat dyan ni Troy Rosario. Sa ngayon itong si Gray at itong si Malonzo ay sabihin nga natin na mukhang maganda na yung kanilang progress dito sa pagre-recover mula sa injuries. Kaya umaasa Barangay Ginebra na magkakaroon sila ng magandang tsansa na manalo dito. At kapag yan ay nangyari at nakuha nila ang mga nabanggit na players, pwede nating masabi na title favorites talaga sila. Kaya ngayon, itong Barangay Ginebra ay isa talaga doon sa mga teams na masasabi natin na pwedeng gumawa ng magandang performance para sila ay makagawa ng mas marami pang kampiyonato. Alam natin, Grand Slam talaga ang target ng Ginebra at mukhang sa ngayon, yan talaga ay magagawa nila kung sakasakali na makakuha si Coach Tim Cone ng mga players na kanya kinakailangan para ito'y masakatuparan. Natalo ang Magnolia Chicken Templados at sila ay eliminated na dito sa PBA Governor's Cup. At ayon dito kay Coach Cito Victolero, ang naging dahilan dyan ay yung palagi nilang pagpapalit-palit ng import. Sinabi niya na dahil dito sa nangyaring mga pagpapalit-palit nila, iyan daw talaga ang naging dahilan kung ba't sila nag-struggle. Sinabi niya na still kahit ganun daw ang nangyari, ay masaya naman siya dito sa naging resulta nito dahil sa ayon dito kay Coach Victolero, kahit naman natalo sila, ay at least tumaban sila dito sa Rain or Shine Elasto Painters at binigyan nila ng sinasabi nga niya na good fight. Kaya ngayon, ayon dito kay Coach Victolero, ang gagawin nila magpo-focus dito sa darating na Commissioner's Cup. Ang tanong ngayon, ano naman kaya ang balak ng SMC dito kay Coach Chito Victolero?
Ang tagal na niyang coach ng Magnolia pero iisang kampiyonato pa rin. At ang sabi ng iba, kaya daw yan nananatili sa pwesto ay dahil ito ay isang appointee ni Al Francis Chua. At kapag ganyan na nangyari ay secure ka sa trabaho mo kahit ikaw ay hindi nagbibigay ng kampiyonato. Si Coach Leo Austria nga, siyam na kampiyonato binigay sa San Miguel, natanggal pa. So iyan ang problema ngayon ayon dito sa mga insiders. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging pagbabago, if any, dito sa Magnolia Chicken Templados. As it is ngayon, baka magkaroon ng mga trades na sabihin na natin susubukan gawin ng SMC. Pero ang sabi nga ng mga fans ng Magnolia, kung yun namang coach ay hindi papalitan, ay mababaliwala din ito lahat. Kaya abangan na lang natin, if anything, ang magkakaroon ng pagbabago sa coaching change ng Magnolia. Kung magkakaroon ng coaching change dyan, magiging isang malaking balita to at nakagugulat dahil ang sabi nga ng iba, itong si Victorero ay hindi yan mawawala sa pwesto hanggang nandyan si Al Chua. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakasundo itong Norport Batangpera at itong si David Defonso. So, ang status ni David Defonso ay katulad pa rin itong mga nakaraan, hindi maliwanag. At masasabi natin na siya ay parang isang draft pick ng Norport pero hindi pa rin nila napapapirma. Matatapos na itong Governor's Cup, wala pa rin linaw. Itong si David Defonso, dahil dinraft siya ng Norport Batangpera, ang rights niya ay nandito sa Norport ngayon. Ibig sabihin, unless i-trade ng Norport itong si David Defonso, hindi siya mapupunta at hindi siya pwedeng maglaro sa ibang koponan. At yan ang problema ngayon. Mukhang ayaw na talaga at hindi natin alam kung ayaw na talaga o baka talagang hindi magkasundo itong si Il Defonso at ng Norport Batangpera. At hanggang hindi yan nangyayari, hindi makapaglalaro si Il Defonso sa PBA. Siguro baka sa ibang liga ay payagan niya ng Northport. Pero ang tanong ngayon ay kung hanggang kailan ito tatagal. Dahil siyempre, may mga teams daw na interesado dito makuha si David Defonso pero hindi naman daw interesado makipag-trade ang Northport. Ang tanong, kung sakaling magkasundo nga kaya ito, pupwede kaya na ito si David Defonso ay maglaro pa para dito sa Northport considering everything na nangyari sa pagitan ng Batangpera at itong si Danny Il Defonso, yung father ni Dave. So sa ngayon, yan ang aabangan natin kung ito ay matutuloy pa. Ang maliwanag dito, itong Norport Batangpera ay may problema ngayon dahil alam natin na posible na magkaroon ng malaking revamp dito sa kanilang lineup. So asahan natin na magkakaroon ng major changes dito sa Norport. At ito naman kay Dave Il Defonso, kinakailangan talaga siyempre sa panig ni Dave, mas gusto niya na magkasundo na yung dalawang panig dahil siyempre, bata pa nga ito si Dave pero nasasayang yung oras at yung panahon na dapat siya ay nakapaglalaro dito sa PBA. At habang tumatagal yan, alam natin maraming mga bagong players na sumasali dito sa liga. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, kay Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon, Ireneo Salangsang, kay Mitch Bagares, binabati din natin si Malyari Mascariñas, Katsakino Dukusin, pati na rin itong si Anthony Allen Family, at binabati din natin si Alicia Garcia at si Juan Solege, at binabati din natin si Jervin Cris, si Romeo Conchada, si Jason Mendoza, Dexter Domer, Andrew, at ang iba pa natin taga-subaybay.